Ito, inyuuna na pong ipinanukala na magkaroon nga po ng extension sa pagkakabit po ng radio frequency identification o yung pong RFID tag sa mga sakyan. Mm. Pero hindi pumayag po dito si DOTR Secretary Arthur Tugade. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin, Anjo, ngayong umaga si Engineer Abraham Sales, ang Executive Director ng Toll Regulatory Board. Engineer Sales, magandang umaga, rise and shine. Diane Kerrer po ito with Aljo Bendio. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa mga taga-subaybay po ninyo. Good morning po sa lahat. Okay, Engineer Sales, wala na po ba talagang extension yung pagpapalagay po nitong RFID tags? December 1, 2020 na po talaga ang final deadline. Sir? Engineer? Yes, narinig mo? Apo, go ahead. Good morning po. Yung tungkol po sa ano po, yung sa pag-start po nung pagpapatupad po nung 100% cashless transaction, hindi po nagbabago. December 1 pa rin po yung ano, okay, yung umpisa po nung 100% implementation po. Opo. Engineer, yung pakipaliwanag kung ano po itong easy trip at auto sweep na RFID? Yun pong easy trip RFID, yan po yung ginagamit po sa mga expressway na nasa jurisdiction po ng MPTC Group, sa NLEX po, sa SCTEX, Subiclart, dito po sa Cavitex at saka sa Calax po, yan po yung ginagamit po na RFID. Opo. At yun naman pong auto sweep, yan po yung nagagamit po sa South Luzon Expressway, Skyway, sa Southern Tagalog Arterial Road, dito po sa NAIA Expressway at saka doon po sa Tarlac Pangas La Union Expressway po. Opo, wala na ba tayong iisang RFID na lang sana gagamitin? Oh, pwedeng dumaan sa kahit anong expressway, magkakaroon ba tayo ng ganon? Ay, meron pong programa po na ganun. Tatlo pong phases po yan eh. Yan tinatawag na Electronic Toll Collection Interoperability Project po. Sa ngayon po, yung mga meron pong auto sweep ID, pwede po siyang iparehisto po doon sa Easy Trip system para mag-open po ng account. Ang nangyari po, isang RFID sticker, dalawang account, dalawang wallet po, yun yung phase 1 po nung project na yan. Opo. Yun pong second phase, kung meron pong RFID na nakuha po sa Easy Trip, i-enroll naman po yan sa auto sweep system, mag-o-open po ng account. Pero yun po, hindi pa po napatupad. Kasalukuan, nag-uusap po yung dalawang grupo na nag-issue po ng mga RFID na yan para maipatupad po yung phase 2. May mga pagkakaiba po kasi yung pagkakabit po ng mga readers po nila at saka yung lugar po ng RFID. Kailangan po magkaroon ng adjustment. Kasi po yung mga nakaraan pong testing, medyo mababa po yung tinatawag na readability. Kaya hindi po pinapatupad yung phase 2 na yan. And then yung ultimate objective po in the future, at pag-uusapan pa po yun, yung pag kumuha ka po ng RFID, opo, pareho na po siyang tatanggapin dun sa sistema. Yan yung tinatawag na one RFID, one account. Yun po yung ultimate po na objective ng programa na interoperability project po. Opo. Sinabi niyo po na inaayos na itong readability, opo, ng RFID. Kamusta na po? Mabilis lang ba? Seamless na? Wala na problema? Pagpapasok po kayo sa expressway. Yung mga protocol po kasi ng testing, pinag-uusapan po nung SMC group na siya po ang may control po sa auto sweep at saka yung grupo po ng MPTC, yung easy trip po. Naantala lang po ngayon dahil dito po sa programa po ng nito pong cashless, medyo yun po yung pinagtutuunan po nila ng pansin dahil sa ngayong mga panahon po na to, naparami po talagang kumukuha po nung RFID. Yun po yung pinagtutuunan po ng grupo po ng MPTC sa ngayon. Kaya medyo naantala po yung pagtitest nila. Pero ang kanila naman pong pangako, dahil pinilit po namin sila noon na kung po pwede po bago nitong matapos po tong taon, mangyari na po sana yung phase 2 po na
ng programa na yan. Ang pangako naman po nila, by next year po may papatupad po, yun pong phase 2, yung easy trip na RFID, pwede na po siyang iparehisto po sa auto sweep system. Yun po yung amin pong inaasahan po sa kanila. Okay, sir, panghuli na lamang po. So December 1, 100% cashless transaction na tayo dun sa mga expressway. So paano po yung hindi nakapagpakabit ng RFID sticker before the deadline? May penalty ba sila? O pwede pa ba silang magpa-install, engineer? Pwede pa naman po silang magpa-install dahil yun naman pong pagpapakabit po ng RFID. Hindi naman po titigil yan. Kasama po sa rules po, issue po namin, yun pong mga papasok po ng expressway na wala pong RFID, ang rule po na binigay po namin sa mga operator, mag-set up po sila dun sa mga bungad po ng expressway para makakuha po ng mga RFID po yung wala pong RFID. Ngayon po, kung magpupumilit po silang pumasok, makikita naman po nila dun yung mga signages na RFID only. Yun po, pag nagpumilit po sila, hindi po tataas yung barrier. So magkakaroon po ng epekto po sa traffic. Pwede po silang tikitan disregarding traffic sign o kaya obstruction po. Yun po yung may kaukulang pong penalty po yon dahil lang sinusunod po dyan yung LTO rules. So yun pong naka-assign po doon ng mga patrol, deputized po ng LTO, pwede po silang tikitan. Yun po ang mangyayari po sa mga motoristang hindi po susunod sa doon sa mga signs po na nandoon. Okay. Pero ang sabi ko nga po, doon sa mga entry po sa expressway, ang rule po is maglagay po yung mga operator ng mga installation site para po yung mga wala papasok for the first time sa expressway, magkaroon po, malagyan po sila ng kaukulan pong RFID. Engineer, maigsilang po ito paliwanag, sir, no? Kasi iniwasan natin ang pila, mahabang pila para magpakabit. Oh, saan-saan lugar po sila pwede pumunta na mabilis pong maikabit itong RFID? Sa ngayon po, ang ginagawa po nila by appointment po, buksan lang po yung websites po kung ano po yung gusto nilang hindi, kung para saan po, kung sa South Coast. So next sweep, buksan po nila yung website po ng auto sweep. Makikita po nila doon yung mga lugar kung saan po sila pwedeng magpakabit at magpa-appointment po sila para pag pumunta po sila doon sa date ng appointment po nila, maasikaso po sila. Yun po intention po noon para mabawasan na po yung pagpipila na yan. Dahil ang kapasidad naman pong mag-install nung dalawa pong RFID na yan, umaabot naman po ng lampas po ng 20,000 isang araw, kaya po nilang kabitan yon. Ang nangyayari nga lang po, ngayon, marami pa rin pong kumukuha. Yung iba naman po, hindi pa naman din po siguro gagamit po sa expressway by December. Ang obserbasyon kasi, akala po kasi nila deadline na pong pagpapakabit. Hindi po tuloy to yung pagpapakabit. At kami po ay nananawagan kung hindi pa naman po sila papasok ng expressway by December 1 onwards at sa January pa sila or late December pa po sila papasok sa expressway. Pwede pa naman po silang kumuha. Hindi po titigil yung paglalagay po ng RFID. Okay. Hindi po titigil yan. Maraming salamat, Engineer Abraham Sales, Executive Director ng Toll Regulatory Board. Ingat po, sir. Mag-ingat po kayo, sir. Thank you so much. Good morning po. Good morning po.